What's up mga kabrap? Welcome to another video and nakita nyo naman ako ay sumagulpak sa lupa. And yung time na yan, nung time mismo na yan na nakikita nyo, napapanood nyo, hilong-hilo ko yan pero yung adrenaline rush ko ayaw magpahawat. As in, and pinipilit ko pero talaga, munti pa ulit ako sa web lang, diba? Talagang as in, hilong-hilo ko. Kung mapapanood nyo ulit, kung i-rewind nyo. So kung i-rewind nyo na, ang mapansin nyo doon na pagsaktong pag-ikot-ikot ko sa lupa, biglang tayo, ganun kagrabe yung adrenaline rush ko. And ilang beses ko na nasubukan yan, napagsemplang ko, tayo agad, pero yung hindi pa talaga ako okay, yung gigil ako, ganun. So, ayun, nung time na yan, nabali yung metal, hindi ko alam yung tawag sa ilalim, na sobrang lakas na impact. Diba? Hindi siya plastic kayo sa GoPro, hindi yung plastic na mount. Yung mismong nasa GoPro, metal yun. So, para mabasag mo yun. Ganun kagrabe yung impact. And then, buong race, gumana pa yung GoPro, pero yun nga, nabali na yung mismong sa metal niya, yung mismong mount niya. So, yun. Ewan ko ba kung ba't nangyari yun. Kasi nung practice, tuyo yan. Na-practice ko siya. As in, okay yung practice ko. Pero tuyong-tuyo yung racetrack nun. Sobrang gulo rin yung weather nung araw na yan. Sa lahat na nanood sa Passi, Iloilo. Alam nyo yan, umulan, umaraw. Tapos pag pro, uulan. Pag mga enduro, aaraw. Tapos pag ladies, aaraw. Tapos pag bata, uulan. As in, sobrang gulo. Sa isang araw, ilang beses umulan nung time na yan. Ilang beses din lumabas yung araw. So yung lupa, ang nangyari is, yung unang matigas, biglang lumambot. So, instead na paggas ko nung paglanding, imbis na umandar, nag-stack up yung motor. So, ayun, tumilapon ako. Ang unang nangyari nun, nung alam ko nang, sumigaw ako eh, kasi alam ko nang hindi maganda yung kahantongan nung ginawa ko. Ang unang nangyari, pag-landing ko, ginas ko, tapos akala ko aandar, eh, hindi nga umandar. Hindi lumakad yung motor. So, humampas yung tiyan ko sa manibela. Tapos, tumurit na ako sa motor. Una yung ulo ko, natukod yung dalawa kong kamay yata or isang kamay, tapos umikot-ikot, biglang tayo. Kung maririnig nyo yung biglang tayo ko, parang medyo something umuungol ako, ganun yung sound, kasi hindi ako makahinga, na bunsol ako. Pero yun nga, adrenaline rush ko, hindi, ang sabi ng adrenaline rush, hindi, walang makakapigil sa akin, magmotor ka Pia, sabi nga yan. So ako naman, ayun, dahil di pa okay, biglang bangon, tapos nag-third pa ako nung una, buti nakuha ko ulit yung nag-second. So, yun. Nag-second ako overall. Medyo malayo na rin yung first. So, ayun. Hilong-hilo ko nung time na yun. Tapos, nung time na yun, medyo pawala na hilo ko. Sa sobrang grabe nung adrenaline rush. Ay, magpaawat. Pero, guys, paghinto ko ng motor, dun na, as a racetrack pa ako, paghinto ko ng motor, nahilo ko nung pagdating ko sa tent, dun na sumakit yung ulo ko. So, yun. Medyo malakas din kasi talaga yung impact. Kaya, dapat din nagamitin yung helmet na to. Kasi, nakakayang bagok na ako dyan. So, kailangan pinapalitan po yung helmet. Kasi, once na medyo malakas yung impact ng helmet, mawawala na yung parang, ano ba tawag doon? Baka magkamali akong term, kaiba siya ko. Pero yun nga, alam ng mga, ano yan, mga matatandang riders, kung tawagin. Matatanda na sa motocross. Na once na nagamit na yung helmet, yung purpose ng helmet, kailangan palitan na guys. So, yung helmet na yan, hindi ko na siya pwedeng gamitin dahil sa races. So, yun. May checkered flag na ba? O, checkered flag na. Tapos, ayan. Yung plastic na motor ko, parang umangat. Ganun, hindi ko maipit yung motor. As in, sobrang angat. Ayun ko kung makikita dyan sa GoPro. Pero, ayun na nga. Ayun ako, nakaangat yung letter Y. So, ayan. And, babain time na yan, nahihilo na ako bigla. And then, babalik kami sa tent. Thank you.
to the second moto, and kung nakikita nyo, naka-yoko yung camera kasi naka-yoko ako. Yung time yung hilong-hilo ko, pero iniisip ko, sayang yung point, sayang yung punta, sayang yung cash prize. So sabi ko, sige, dito na lang ako. Pero may mga times na mag-error or magkakaroon ng open na linya, susubukan kong kunin, pero hindi talaga kaya. Hindi siya masakit, hindi masakit yung ulo ko, pero nahihilo. Alam mo, parang lasing yung parang And doon time na yan, mas madulas compared doon sa first heat. Kita nyo may tubig-tubig na kasi yun nga, magulo yung weather. Ulan araw. So yung lupa is parang lumalambot. Ayan, yun yung nijajump ko kasi tabletop. And safe naman siya. And then makita nyo yung mga outside sobrang kitab na. Meaning madulas yun. Nakagalang hindi niya. Pero kung kita nyo dyan, mas madulas kasi inside eh. Hindi kami masyadong dumadaan. So, susubok ako ng susubok. Uy, baka pumasok. Kaya lang, hindi talaga pumapasok. Pero, ayan. Nung time na yan, yun lang yung nararamdaman. Uy, may sumemplang. Ganun ano, nung starting, siguro nung sumemplang. And then, si Kuya Ike, mapag pala yung sumisigaw. Akala nila okay ako. Kasi daw, parang nung first seat, natapos ko pa daw. Ganyan, nakahabol pa daw ako. And then, nung itong second moto, nakasunod lang naman daw ako. So, akala nila okay lang ako. Hindi nila alam. Sukong-suka na ako nung time na yun. And then, nag-error kasi. Uy, nag-error siya. So, yun, lumapit. And, kumukuha ako ng linya na baka sakali, baka chamba. Pero, wala. Hindi kinaya ng powers. Sobrang ingat ko lang din dyan kasi takot na ako sa may plan ng time na yun. Na parang, nadala, parang na-trauma ako nung first hit na walang tumulong sa akin eh kasi dire-diretso as in same lang pa yun, parang mahirapan akong tumay, mahirapan akong paandarin, masasaktan naman ako. Yun yung pumapasok sa isip ko ng time na yun. Sobrang delikado nung racetrack ng time na yun kasi nga sobrang dulas na nung lupa. And buti nga hindi dumudulas pag lumalanding kami. And then nag-inside ako, kita nyo naman ginagawa ko lang, ginagawa ko yung best ko, pero the best was good enough. Pero ayun, okay lang naman kasi talaga sabi ko, ride safe na lang kami. And nakalayo kami ni Charlotte dyan, medyo malayo naging gap namin sa third. So ayun, sobrang dami ng tao. And gusto ko lang ikwento sa inyo, first time ko na-experience to guys. Sana nakikinig kayo. First time ko nagkaroon ng, parang matawag yun, anxiety attack sa racetrack dahil sa mga supporters. Guys, first time ko natakot sa tao. As in, parang kahit saan kasi ako lumingon, may nagpapapicture, may tumatawag, pia, as in, wala na akong parang space nung time na yun. Kahit nung first hit, lalo na nung first hit, sabi mo, kauupo ko lang, may nagpapicture agad, naiintindihan ko naman sila, naiintindihan ko yung part nila na nalang-lang, kita, ganun. Kaya lang, sobrang pagod ako, hilong-hilo ko. Yung iba, nasasabihan ko na, kuya, wait lang po, parang hilong-hilo talaga ako, okay lang po, mamaya. Hindi ko na sila sinusumitan, pina-explain ko sa kanila na, pagod ako, masakit yung ulo ko, nasusuka ako, nahihilo ko, sinasabi ko naman. Pero yun nga, first time kung bakit parang, yun siguro yung na-feel yung ibang mga, may mga nagpapapicture. Totoo pala yun, nakala ko parang, posible ba yun na matakot ka sa tao? Isa na ika, celebrity ka, yung mga ibang artista, ganun. Pero totoo pala siya guys, hindi ako artista. Mga lima lang siguro o kito yung nagsasabay-sabay, pero yung parang matakot ako. Tapos, parang bigla na lang ako umiyak. Parang hindi na sila lumapit. Tapos mas natakot ako. Napapraning ako. Feeling ko lumalaki utak ko. Parang ganun. So first time ko naranasan yun. So buong 21 years ko nagmumotor. And ayan. Sila Papa. Si Kuya Aiki. And si Kuya Bornson time na yan. Na-aksidente na pala siya. So ayun. Eh muti ka akong sumuka. Tapos ayun. Ayun ni Papa sumuha ko. Kasi maraming makakakita. Ayun na yan. I don't know. Patay. So, akala ko patay yung GoPro. Ayun na yan. Ngiti ako po si Charlotte. Ayun, ngitihan ko siya na. Ayun, sobrang daming tao. Akala pala ng lahat, okay lang ako. Hindi nila alam. Hilong-hilo na ako. And ayun, pero ayun, I did my best. So, bawi lang tayo next race. And after nung race na to guys, totally nagpahinga ako mula birthday ko hanggang
ewan ko, March 30 hanggang March 30, wala akong ginawang workout, di ako kumareran, di ako nagpa-practice. As in, pinahinga ko kasi hindi ako okay. So, ayan. And thank you guys for watching. Sa mga taga-Passi, pasensya na po, hindi ko kayo na-entertain lahat. Pero thank you very much po sa pag-welcome sa amin. And that's it. See you on my next vlog. See you on my next race, mga kabra. Bye!